Good afternoon. So, ito yung aking mga vegetarian na mga native figs. Ayan. Nilinis ng anak ko yung kulungan. Napakabait. So, ito pa sila. Yung aking mga buntis na mga putiwan at putito. Ayan. Merienda nila yan. Yung kanilang mga saging. So, nilinis din ang anak ko. So, buntis na sila dahil hindi na umulit yung kanilang paglalandi. So, yung pag-ulit ng paglalandi, bibilang ka ng 18 to 21 days. So, akala ko nga, tutuloy ako. So, hindi na pala naglalandi. So, nagderecho ang pagbubuntis ng dalawang puti. Si puti 1 at si puti 2. At ito naman, si Mimi ay kaka-AI lang niya nung nakaraang araw. So, mag-antay tayo ulit ng 18 to 21 days. So, kapag hindi siya umulit, nakuha din yung kanyang pagbubuntis. So, ayan yung aking tatlong inahin na buntis ngayon. Ayan. So, diba? So, pag yan mga nanganak, ay balak nating ibenta na lang yung kanyang kulig. O kaya naman, palakihin para pag medyo malaki, ibenta naman natin na lechunin. So, usually, ang lechunin ay maganda is 3 to 4 months. Tanda, o mga 4 months at least, o 4 to 5 months, edad mula pagkapanganak. Kasi nga, dahil lang ating mga alaga ay native pigs, o crossbreed na native pigs, hindi siya ganong lumalaki ng malaki. So, 4 to 5 months, kainama na sila na lechunin. Yan, sa mga native. Pero sa mga, sabi na natin, hybrid na mga puting baboy, usually, mga 2 months lang to 3 months, pwede na mag-lechun sa edad nila eh. Kasarapan na yun. Pero sa crossbreed native pigs, mga kainaman is 4 to 5 months. Yan, pwede na. Pwede na makapamili ng pwedeng lechunin. So, ayan, ang aking, kaya nga sabi ko, tiyak, mag-click yung aking, sabi ko, magbenta ako ng mga lechunin na. Dahil gusto nila yung mga biik ko o yung mga lechunin ko. Dahil nga sa ipinapakain natin ng mga organic na food. Ayan, katulad ng mga damo. Yes. Mga kung nakikita natin sa paligid. So, nagtanim tayo ng maraming malunggay dahil isa yun na gustong gusto nila, dahon ng malunggay. Yan. So, ang anak ko nagtanim ng maraming malunggay sa bakuran. At siguro next month, pa pwede na siyang anihin at ipakain sa mga baboy natin. So, tingnan nyo, oh, gustong gusto nila. Kaninang umaga, ang dami yung nilagay ng anak ko na mga damo-damo at mga kung ano-anong mga nakita sa paligid. Pero naubos na. So, yung mga kinakain nila na yan ay kakukuha lang. Ayan. So, tingnan nyo lang kumain. Pinapangal talaga nila. Sanay sila sa ganyan na pagkain. Yan. Kasi alam nyo naman, mahirap, mahal ang bilihin, mahal ang feeds. Sobra. So, kung hindi natin gagawin yung ganyang klase ng pagpapakain, hindi tayo makapag-aalaga ng mga baboy. Kaya nga, sabi ko, pinipili ko ang alagaan ay native pigs kasi nga, kumakain sila ng mga damo-damo. Hindi kagaya ng mga puti, masyado silang maselan. So, ayan, tingnan nyo. Napakatakaw. Ayan. Kain sila ng kain. So, ito rin si Mimi. Kain din siya ng kain. Nag-iisa. So, good afternoon po sa inyong lahat.